Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay tatlong uri ng entry sa advanced smart money concept. Okay? Majority ng i-cover natin sa video na to is halos napakita ko na sa mga previous video ko. Okay? So ngayon, ang gagawin na lang natin is i-dissect natin piece by piece kung paano nag-work tong entries na to. Okay? Okay, ngayon simulan na natin. Okay? So ngayon, kung hindi mo naiintindihan kung ano tong nakikita nyo ngayon, I would recommend yun na panoorin nyo po muna yung mga previous video ko, no? And I promise po na hindi ko sasayangin yung oras nyo dun. Okay? And lahat po yun is related sa diagram na pinapakita ko ngayon. Okay? So, start na tayo. Okay? Sa regular structure natin, ganito yung mapping natin ng structure. Okay? Saan ba yan? Low, high, low, high. Okay? So, yung change of character natin is yung sa pinaka-low. Okay? Sa recent low ng previous structure. Okay? And then, lahat ng yan ay magbabago lang kapag nag-tap na tayo sa higher time frame na POI or point of interest or price of interest. Okay, maraming tawag din kasi dyan, no? And kung makikita nyo dito, ito siya. Instead na maging liquidity point siya, first pullback pa lang, pwede na natin siyang i-consider na change of character. Okay, uulitin ko bakit? Dahil nag-tap tayo sa higher time frame POI. Okay, so move on na tayo. And then kung makikita nyo, yung change of character natin dito is merong regular na structure which is yung nire-require ng liquidity point which is ito, okay? So, ito yung number one entry na gusto kong i-discuss ngayon sa inyo which is yung regular entry natin, okay? And then, number two entry naman na i-discuss natin dito sa video na to is ito, yung instant mitigation entry natin. Ito yung nag-tab siya sa point of interest natin and then yung next candle is nag-close below, okay? Mamaya sa actual chart, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, okay? Nag-tap siya dito and then nag-close below. Tapos, ang entry natin is yung sa order block na nag-tap dito sa main order block natin, okay? So, medyo magulo pa pero mamaya sa actual chart, Lily, bibigyan natin ng linaw yan. Okay, so meron na tayong entry 1 and entry 2. Okay, ngayon punta naman tayo sa entry number 3 natin which is ito, okay? So, ngayon dito ang case is different, okay? Nagkaroon tayo ng change of character dito pero dito naman is na-sweep niya lang yung high na to, okay? Hindi siya nag-close. Unlike dito, nag-close yung candle dito, okay? Nagkaroon tayo ng candle closer dyan, okay? And kung maaalala nyo, maraming beses ko nang sinabi na pag ang candle is na-sweep lang, it is a sign for reversal, okay? Which is ito. Okay, tingnan nyo yung nangyari dito, na-sweep niya lang pero na-tap niya yung POI, okay? So, first pullback change of character. Dito sa setup na to, hindi na po nire-require ng liquidity point. Kumbaga, yan na, straight na yan. Okay, pagka change of character, pwede ka na agad diretso mag-entry dyan. Okay, ngayon kung mag-create naman ng liquidity point si market structure dito, pwede pa rin naman mag-entry, wala naman pinagbago siya sa regular entry, okay? Ang shortcut lang dito is, pag na-sweep niya, straight ka na mag-entry, basta may change of character muna, okay? Pero kung ganyan lang yung nangyari, wala pa siyang change of character, hindi ka pa pwede mag-entry dyan, okay? And then yung entry number 2 is ma-apply mo rin siya dito, okay? Pag nag-tap siya sa POI, nagkaroon ng candle closer, and binalikan niya yung order block, is pwede ka na mag-entry. Okay, sana malino tayo dyan. Okay, ngayon bago tayo pumunta sa actual chart, papakita ko muna sa inyo yung sinend ko sa Telegram na markups, which is, ayan, tiyanan. Okay, so kung titignan nyo, no, ito yung oras nung pinagsendan ko siya or nung sinend ko siya dito sa Telegram. And then, nandito pa lang yung price niya, okay? So, live price to nung binigay ko yung markups, okay? And then, first pullback change of character. Dahil meron tayong point of interest dito or price of interest, okay? Ang price of interest kasi hindi naman nangangahulugan na kailangan order block siya, okay? So, pwede siyang sweep tulad na ito, okay? So, pagka-sweep niya, kung makikita nyo, nagkaroon ng candle closer dyan, okay? Mamaya sa actual chart, papakita ko sa inyo. And then after ilang minutes lang to, parang wala pang 1 hour, okay? Nag-tap na siya dito sa low natin which is yung first target natin, okay? And then ito yung actual entry na sa MetaTrader 5 na pinakita ko, okay? Okay, so check nyo na lang sa Telegram ha. Alam nyo na kung paano hanapin yung Telegram, okay? Link sa description dyan sa baba, okay? Click nyo na lang and libre lang naman mag-join dito, okay? So punta na tayo ngayon sa actual chart natin, okay? Okay, so kung makikita niyo yung chart dito ngayon sa harapan niyo, no. Ito yung Asian session natin katatapos lang. And then papunta na tayo nito sa London session. Okay? And then meron naman tayo dito New York session
ng yesterday. Okay, ito yung highest point ng New York session niya. And kung makita nyo is na-sweep siya ng liquidity ng Asian session. Okay, so ibig sabihin, si London na-sweep ni Asian. Pero si Asian, may mga liquidities din yan. Okay, ngayon, kung titignan nyo yung structure natin, meron tayo ditong high, low, pullback. Ganyan, okay? And then, papunta siya dito sa order block natin. Okay, so may structural na tayo. And then, tulad ng sabi ko, first pullback natin is yun yung change of character. Okay? So, tingin ko, hindi ito yung time para pag-usapan yung pullback, diba? Kasi ginawa ko na rin ng video yan. Okay? And then, itong order block na to is sobrang lakas niya kasi bukod na sa sweep niya to, itong previous candle na to, okay? Sweep niya rin yung mga liquidity dito, 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 dito. Yan. Okay? So, para sa akin, high probability point of interest to. Okay? So, imamark na natin siya ngayon as order block. Okay? And then, ito yung actual price na sinend ko sa Telegram nung time na yon. Okay? So, play natin. Ayan. So, nag-tap na siya. Okay? And then, pag nag-tap siya, ang gagawin natin, mag-switch tayo sa 1-minute time frame natin. Okay? So, minark ko na nga pala ito. Hindi ko pa nabubura. Okay? So, ito siya. Kung makikita nyo yung structure natin, pag ganito siya, simulan natin dito na lang sa baba. Okay? Ito siya. Tapos straight pataas. Okay? So, ilabas natin siya. Okay? So, na-sweep niya to. Which is ito na yun. Okay? And then, yung change of character natin ngayon dito is nasaan? Okay? Sa previous pullback, which is ito. Okay? So, yung time na yan, hindi pa ako convinced na change of character na talaga siya until ma-break niya pa tong next candle na to. Para lang confirm, di ba? Kasi sa ibang broker, hindi pa nasisweep yan, no? O kaya sa broker na ginagamit ko, hindi pa siya nasisweep. Kaya wala pa akong interest dito mag-position or hindi ko pa siya nakikita as change of character, okay? And then ngayon, kung matuluyan man tayo, no? Matuluyan na meron na tayong change of character sa yung point of interest natin or order block na kukunin natin, okay? So, ito siya. Okay? Ito yung order block na kukunin natin. And then, imamark na natin na paganyan. And then, kung mapapansin nyo, no, sobrang liit lang ng structure natin pero valid siya. And then, magpe-place na ako dito. And then, alam nyo na kung paano ako mag-stop loss. Hindi ako ganyan mag-stop loss. Medyo generous ako sa stop loss. Mataas ako mag-stop loss. Mga ganyan. Okay? And then, pupunta tayo sa 15 minutes. Okay? Ang ita-target lang natin is itong low na to. Okay? Asian low. So, meron tayo dito ang 4R. Okay, game. So, balik tayo ng 1 minute. And then, ang dami rin pala nag-message sa akin. Hindi naman madami. Siguro more than 2. Okay, may nag-message sa akin na hindi raw nila nakita. Nung sinend ko daw yung markups, hindi raw nila nakita kung nasa yung change of character. Okay? Ang gamit ko kasi dito is Owanda. Okay? Or sa tingin ko kasi, sa perspective nyo dito, masyadong maliit yung structure. Kumbaga, ganyan lang siya, masikip. Parang 3 candles or 2 candles lang ito nung nagkaroon tayo ng change of character and then play na natin. Okay? So yan, ayun yung change of character natin. Okay? Nagkaroon tayo dito ng malinaw na change of character. Oh, kasi after niyang i-break to, or sorry, ito, nagkaroon tayo ng second break dito. Okay? So, sa lahat naman ng broker is tingin ko, nagkaroon na tayo ng change of character. Okay? Kaya nag-position na ako niyan dito. Okay? Tawag dito, market entry ang ginawa ko, hindi limit. Okay? Market entry. And then, play natin yung gagawin ni market. Okay? Wala naman news na nangyari niyan, pero volatile lang talaga si market. O, ayan. Okay? So, yun yung isa sa mga entry or sa tatlong entry na i-discuss natin ngayon dito. Okay? So, tapos na tayo sa isa. Punta naman tayo sa isa pa. Okay? So, kung makikita nyo sa 15 minutes, ito yung regular structure natin. Okay? Ang ina-advise ko nga sa mga gumagamit ng strategy ko ngayon, since wala pa yata akong 2 months dito sa social media or almost 2 months na, or the time na i-upload ko to is 2 months na ako, I would recommend you na mag-enter kayo or maglagay kayo ng stop loss nyo sa 15 minutes area, okay? So halimbawa nakakuha kayo ng confirmation sa 1 minute, no? I would recommend you, dahil hindi pa kayo sanay, na ilagay nyo na lang yung stop loss nyo dito, okay? So mag-practice muna kayo, okay? So ito yung regular structure natin or regular entry natin, which is ito. Ganyan yung itsura niya. Okay?
higher time frame nga lang yung sample na binigay ko. Okay, and then makakita nyo rin naman siya sa mga 1 minute na magbibigay si market ng ganyan. And kung papanoorin nyo yung mga previous video ko, napakaraming beses ko na rin nagbigay ng ganitong klaseng entry sample dun sa mga previous videos natin. Okay? So, bago pa tayo lumipat sa next entry, alam ko naman na itatanong nyo kung anong indicator tong may session na to. Okay, so papakita ko na lang sa inyo dito ngayon. Okay, so ito po siya. Okay, pause nyo na lang. Okay? Okay na kayo? So, punta na tayo sa next ano natin, next entry. And, burahin na natin siya. Okay? So, play. Ayan. Okay? So, kung makikita nyo, meron tayong sweep dito. Okay? Another sweep. Okay, sumobra tayo. Balik natin dito. Okay? And, punta tayo ng 1 minute. Or sorry, balik pa lang 15 minutes muna. And then kung naaalala niyo pala no, sinasabi ko sa mga previous video ko na pwede natin gamitin yung week as a point of interest natin. Okay? So kung titignan niyo to no, na-sweep niya yung liquidity ng previous London, and then itong Asia naman is na-sweep nitong New York session natin. Okay? So, ang gagawin natin is pwede natin itong kunin as point of interest natin, okay? So, tulad nyo na sabi ko, pwede natin gamitin week. Or sorry, pwede natin gamitin point of interest yung week, okay? Okay, guys, commercial break lang pala muna tayo, ha? And, popromote ko lang pala yung private or premium community natin dito sa Pinoy Trading Channel. And, para lang naman to dun sa mga nagme-message sa akin or mga nag-i-email sa akin na nangihingi ng personal guidance when it comes to trading. So, ano ba yung mga pwede nyong expect once na nag-join na kayo sa premium community natin? Okay, so number one dyan is yung mga premium contents natin or private contents which is simplified na and full in details. Second naman is yung e-book natin, which is mas madali siyang intindihin dahil yung pagkakagawa ko dito sa ebook na to is parang manga siya, which is diagrams and explanations na lahat-lahat. And then yung mga markets naman natin is crypto, forex, stocks, and indices, no? And ang isa sa pinaka-importante dito sa premium community is yung weekly webinar natin, which is dito tayo pwede mag-backtest and magbibigay din ako ng mga quizzes nyo. And i-check natin doon kung tama ba yung ginawa nyo or bibigyan natin siya ng agarang feedback during that webinar. Isa-isa kayo, i-check ko sa inyo. I-check ko yung mga gawa nyo dyan, okay? And then doon sa webinar na yun, pwede nyo na rin gawin yung question and answer. And ang maganda lang dyan, and kahit wala tayo sa mismong weekly webinar, meron na kayong connection sa akin or direct contact para hingan ako ng feedback sa mga ipapacheck nyo sa akin sa charts nyo, okay? So, yun lang no. Balik na tayo sa 1 minute time frame natin. Let's go. Okay, balik tayo dito sa 1 minute natin, okay? So, kung paano pala mag-join dun sa private community is iwan ko na lang yung link dyan sa description sa baba and check nyo na lang, okay? So, ito, 1 minute natin. Okay? So, kung makikita nyo dito sa 1 minute natin, ito yung higher time frame natin na point of interest, which is yung week ng higher candle, okay? Or yung 15 minutes candle, okay? And then, kung makikita nyo dito, na-sweep din siya, no? So, bukod sa na-sweep siya ng lower time frame, na-sweep din siya ng higher time frame. Okay? So, mataas-taas yung probability natin dito na mag-short. Okay? So, kung makikita nyo dito, meron na tayo ditong change of character, malinaw na malinaw. First pullback pa lang is, ayan, tama, change of character. Okay, ngayon, check nyo dito, saan dito ngayon yung lower time frame point of interest natin. Check nyo kung saan dyan. Okay? Ano, nakapag-decide na kayo? Okay, so ang sagot dyan ay wala. Okay, wala tayong lower time frame point of interest dahil yung order block natin na ito is mitigated na. Ito. Okay, so anong gagawin natin kapag mitigated na yung lower time frame POI natin? Balik tayo sa higher time frame POI which is ito. Okay, so kung hindi pa mitigated yung higher time frame point of interest natin, pwede natin siyang gamitin as reference. Okay? Ulitin ko, as reference, hindi entry. Okay, so ang antayin natin ngayon dito is yung instant mitigation setup. Okay, so play natin si market. Okay, natap na yung higher time frame POI natin and hindi pa siya entry signal natin. Okay? Ayan, so kita nyo, nagtap siya sa point of interest natin, nakasweep siya ng liquidity. Okay, plus yung next candle is nag-close. Okay, pag-sweep,
reversal, pag-close, continuation. Yun yung sign niya, okay? So, ito yung point of interest natin ngayon. Okay, mark na natin, okay? And then, pwede na tayo dito mag-limit. Okay, and then yung stop loss natin dito sa taas. And then, yung target natin is 15 minutes low. Okay? So, ito siya. Okay? Yung pinaka-lowest point natin, kasi wala naman na tayong titake na liquidity dito kay London, okay? So, si New York pa rin yung target natin. Tres natin. Play natin si market. Okay, mitigated na tayo. And then kung titignan nyo, meron pa tayo ditong another setup. Ito. Okay. Hindi man siya nakasweep ng liquidity, or ito, nakasweep man siya. Pero ang main point dito is nagtop siya sa order block natin. Once na nagtop sa order block, binigyan tayo ng mitigated or instant mitigation setup. Pwede ulit tayo mag-entry dito. Okay. And then yung stop loss natin is pwede na natin ilagay dito, okay? Kasi na-break niya na to. Okay, itong nangyayari dito is panibagong structure na to. Okay, so there's no point pa para maglagay ng stop loss dito. Kasi once na naglagay tayo ng stop loss dito is we are expecting or parang sinasabi na natin na pa-reverse na yung market or hindi na umaayon sa bias natin, okay? So yan, play. Okay, so mitigated na tayo. Okay? And then pag na-break to, pwede na tayo maglagay ng break even. Dito pwede na tayo maglagay ng break even sa first position natin dahil na-break niya na yung major natin dito. And then dito naman sa second entry natin, hindi pa tayo pwede maglagay ng break even hangga't hindi niya pa na-break to. Okay? So play natin si market. Okay, so pwede na tayo ngayon mag-break even sa position natin which is dito. Okay? And then yan. Ito pa rin yung target natin. Same play. Okay. So, na-stop loss yung dalawa natin which is break even. Okay? Okay. So, yan. Pinapakita ko lang sa inyo yung reality ng trading, no? Hindi porket high probability na siya is ibig sabihin guaranteed na, no? Ang importante pa rin dito is minamanage natin yung loss natin and yung emotion natin sa pagte-trade. Okay? Kasi may mga kilala ako na ano eh. Bukod sa hindi sila marunong tumanggap ng losses sa trading, hindi rin sila marunong tumanggap ng wins, and hindi rin sila marunong tumanggap ng break even, no? Alam mo yung taong nag-antay ng matagal sa setup para lang maka-entry, and then later on mabe-break even lang sila, and then napipikon sila kasi ang tagal nilang inantay yon, kaya nangyayari nila, nag-wild mode sila, and then nag-e-entry sila or nagte-trade sila nang wala naman sa plano nila. Okay, so trading is not only all about technical analysis, no? Nire-require din dito yung emotional intelligence natin, no? Na once na mangyari yung mga ganitong klaseng scenarios, kailangan ma-manage mo yung emotion nyo, no? And hindi nyo kailangan naman maging manhid or mawala yung emotion nyo sa pag-trading. Ang importante dito is management ng emotion, okay? And then, sabi nga ni Tito Vlogs, no? Nakita ko lang siya sa TikTok. May sinabi siya na sa trading nyo daw makikilala yung sarili nyo, which is nag-a-agree din naman ako dun sa sinabi niya. And pagdating dito sa emotional intelligence, no, ito yung bagay na pwede ko kayong bigyan ng advice pero nire-require ng experience para mas matutunan nyo siya. No? Hindi ko naman pwedeng ituro sa inyo kung anong pakiramdam ng manalo or pakiramdam ng matalo or ma-break even. No? Kailangan nyo siya ma-experience itself. Okay? So halimbawa na lang ganito. Nanalo ka ng malaki, no? Pakiramdam mo, trading god ka na. Ang potential na mangyari niyan is mag-trade ka ng susunod mo na hindi naman talaga pasok sa setup mo pero dahil confident ka, napapa-trade ka, no? So ako usually ginagawa ko, especially pag nananalo ako ng malaki, chine-check ko muna yung emotion ko kung balance ba or hindi, no? Kasi minsan kahit naman nanalo ako ng malaki, hindi na rin naman na ganun ka high yung emotion ko, no? So okay lang sa akin mag-trade. Pero minsan talaga may mga trades na mataas yung emotion mo, even na maliit lang yung risk reward, no? Or kunyari may nangyari sa inyo sa labas na walang kinalaman sa trading na naapektuhan yung emotion nyo, no? So kailangan nyo siya ma-manage before entering or checking the chart, no? So for the meantime, ayun na lang muna tayo para sa psychology lesson natin, no? More on psychology lesson para sa mga future videos. Okay, so sana nakatulong sa inyo yung video na to and see you sa next video. Thank you.